At para naman sa panig ng hindi sumang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang PDAF, makakausap natin live mula Quezon City si House Deputy Majority Leader at Marikina Representative Miro Kimbo. Magandang gabi, Congressman Kimbo. Magandang gabi, Karen. Anong magiging epekto po nito sa pagiging kongresista po ninyo at ng isang kongresista na wala ng PDAF? Mabigat ang magiging epekto nito, ngunit linawin ko muna na kami, parati kaming sumusunod sa Korte Suprema. In fact, the reason why we've always passed the PDAF as well as the past PDAF appropriations ay bahango ito sa tatlong desisyon din mismo ng Korte Suprema na sinasabi nilang constitutional ito 3 times. Sudyante pa lang po ako sa UP College of Law, ay declared na nila itong constitutional. But at this point in time, we are constrained to accept the decision of the court that it is unconstitutional. Pero nagdadala ito ng marami ring problema na nagdadala ng malalim na pangamba sa maraming mga kongresista. Tulad ng anong, Congressman? Katulad ko po, sa distrito po natin, I stand on the record of how we've been able to use the PDAF. I'm open to it being scrutinized by anybody. I have 6,089 scholars. And 2,000 of those are set for enrollment, and in fact, 1,000 ay nagsimula na ng kanilang enrollment. Ang pangamba namin dyan is sana itong mga ito, katulad na rin po ng mga senior citizen programs namin, ay masalo ng national government. Hindi na po importante sa amin na ito po'y dumaan sa amin, na may pangalan ho namin, na may programa, o kung ano man po. Ang hiling po namin is masalo po itong mga nangangailangan na nagkaroon po ng pribilehiyo na maging bahagi ng sistemang ito. Okay. Now, that system is no longer here. We'd only ask that they be accommodated and that the national government is able to provide a mechanism para makapagpatuloy sa pag-aaral po sila. Congressman, paano po makaka-apekto ito na sinabi ng Korte Suprema ang remaining 2013 PDAF ay dapat ibalik sa National Treasury? Opo, ang buong 2013 naman literally ay hindi po nagagalaw pa. Ang iba lang ho dyan, katulad ko po, kahit po yung first tranche, kami pong mga second term or third term, kahit yung first tranche ko po, ay hindi ko man lamang ho ginalaw ko yan dahil nga po nagkakaroon na po ng debate. Ang mabigat lang ho dyan is marami kasi sa ating mga beneficiaries are nakikinabang on an annual continuing basis. Sila po ay second year college, kailangan po lang ng enrollment for the following year. Ito po talaga yung malaking source of concern. Pero tingin ko po higit pa doon is nagkikreate talaga ito ng bagong paradigm. Ibig sabihin, tinatanggap po namin sa Kongreso na kung ganito po ang tingin ng Korte Suprema, na ang magiging papel po ng mga kongresista ay bilang magiging mga mambabatas lamang po, siguro ito yung nag-usher in ng bagong kultura na tingin ko will also take some time for many of our constituents and voters to accept. Congressman, very quickly, sang-ayon ba kayo at sinabi ni House Speaker Belmonte, wala nang planong i-apela pa ang desisyon ng Korte Suprema? Wala na po. Wala akong pag-asa yan. Ako po yung matagal na nag-practice ang batas. Bumoto po sila ang Supreme Court 14-0. It's an en banc decision. It is unanimous. There's never been an occasion in the past na sa ganyang klase pong botohan ay nagbago sila. At higit pa ho roon, ngayon lang po huli ako nakakita ng isang desisyon na nakasabi po ay immediately executory. Marami pong mga hindi ho malinaw doon sa desisyon na tingin ko po in the next few days, I'm sure the court will clarify these the effects. Maraming ongoing programs, sabi po nila, yung may SARO ay hindi na ho itutuloy. Ibig sabihin po niyan, these are ongoing infrastructure programs. Kung mayroon pong health center na 2 floors, gawa na po ang first floor, hihinto po lahat yan. So, tingin ko kailangan po ng mekanismo paano po mapapalinaw ito. At sang-ayon kami. Kami ang nauna na yung mga nagkasala, yung sumira sa programa ng PDAF, yung bumaboy nito, ay tingin namin dapat managot. Pero sana po, yung tamang paggamit ay saluhin ng national government dahil kawawa rin naman po yung mga taong ito. Maraming salamat, House Deputy Majority Leader Miro Kimbo.